mga dokumento ito. Yan po yung ano no, yung cover letter doon sa ginawa kong pre-ops at saka yung authority to operate para po doon sa aking boss. Okay. So, ito po sir. Familiar kayo dito kasi may permanent. Yan po yung authority to operate, nakalagay po diyan yung ano no. Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Mga kababayan, sa exclusive interview ni Maharlika ay nagsalita na nga po at mismo itong NVI agent na si Agent Morales na nakaperma sa dokumento na dalawang kopya na nilabas ni Maharlika kung saan ay nakasulat po ang pangalan ng artista na si Maricel Soriano at ang ating Pangulo na si BBM kung saan sila umano ay target ng isang operation ng PIDIA noong 2012. Ngayon, mga kababayan po natin, inamin ni Agent Morales na siya ang nagperma at umano'y walang personalan, trabaho lang, sapagkat yun umano ang ibinigay sa kanya na impormasyon ng kanyang secret agent. Ang nagkaroon ng vacuum noong panahon na nire-recall yung mga ibang law enforcement units sa PIDIA noon. Kaya isa ako doon sa na-recruit ni Gerald Santiago para maging ahente doon sa PIDIA na. Share po ba kayo dito sa dokumento na ito? Opo, yan po yung pre-operation report na isa sa mga ano no? Isa sa mga tawag dito? Alam na ano nung PIDIA manual of operation bago magsagawa ng kahit anong anti-illegal drugs operation. Okay. So ito po ay dated March 10. Alright? Familiar po ba kayo dito sa mga dokumento ito? Yan po yung ano no, yung cover letter doon sa ginawa kong pre-ops at saka yung authority to operate para po doon sa aking boss. Okay. So ito po sir. Familiar kayo dito kasi may permanyo. Yan po yung authority to operate. Nakalagay po dyan yung, ano, no? Yung mga vehicles na gagamitin para dun sa operation. Okay. At saka yung duration ng operation. So sir, sa mga tuwid, ito pong mga dokumentong itong hawak ko ngayon na ipinakita sa inyo na may permanyo, hindi po siya AI. Ano po ang ibig nyo sabihin dun sa AI? Artificial intelligence. Hindi po ako familiar dun sa mga ganun. Okay sir, so kasi po nung inilabas ko po itong mga dokumento ito sa aking Facebook account dahil ako po ay nabigyan nito ng mga random, ang tawag ko nga po puting aso, informante na sinasabi na si Marcos Jr. ay muntik nang ma-raid noong panahon na ito, noong 2012, you know, noong 2012, pero nung inilabas ko po ang dokumento yon ay sinabi ng PIDIA agent, PIDIA chief, na si Lazo, na ito daw po ay AI generated or fake or gawa-gawa lang using the new technology. Ibig nyo bang sabihin yung AI generated, computer generated? Yes, computer generated, not original, peke, gawa-gawa ni Maharlika. Ito po ba, ginawa ko ba sa tingin niyo? Hindi po, sa pagkakatanda ko nga po, ako po yan. Kaya lang, meron po kasi akong, dyan sa mga dokumento na naunan nyo nang naipresenta doon sa publiko. So, ayan po mga kababayan po natin. Ha? Pinasinungalingan po nitong ni Agent Morales ang sinasabi ni PIDIA Chief Lasso na umano'y AI itong nilabas ni Maharlika at hindi umano ito totoong dokumento na galing sa PIDIA. So, ngayon mga kababayan po natin, sa pag-amin ng apo ni Agent Morales, ito na nga po ang nagpapatunay na hindi fake news itong nilabas ni Maharlika. At ayon sa kanya, ito o mano ay totoo at siya nga ang pumerma. Agoy, paano yan mga kababayan po natin? Kasi po, meron tayong tinatawag na ano, no, yung revelation of secret. Kaya ako sumulat doon sa Philippine Drug Enforcement Agency at sinulatan ko si Director General Moro Lasso patungkol po doon sa declassification ng mga classified information na naandyan sa mga dokumento na yan. Ito yes, pong, sir. Yan pong mga dokumento nyo niya, no, pagpaumanhin po ninyo, eh yan po eh hindi po para sa ano no, sa publiko. Yan po eh dapat nasa pag-iingat ng gobyerno. Lalo so di ba mga kababayan po natin,
Ang NBI agent na ito, na si Agent Morales o si Mr. Morales, ay hindi po siya nag-leak ng dokumentong ito kay Maharlika. So, ibang tao po. Kaya nga sumulat siya kay Senator Bato, sumulat siya sa Office of the President, sumulat siya mismo kay Fidiachi Plaso. At kini-question niya ang credibility nitong ahensya ng Fidia kung bakit nakakalabas sa publiko, kagaya nitong vlogger na si Maharlika, itong dokumento na supposed to be ay classified. Kaya nga naman talagang nalalaman po natin na may nagbibigay ng impormasyon kay Maharlika sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Hindi po natin masasabi na ito po ay fake news, gawa-gawa lamang ni Maharlika, dahil itong agent mismo ay nagsasabi na na dapat umano matigil na itong pagkalat ng mga dokumentong classified. Eh, malay po natin, may video o may picture nga itong si Maharlika na tinutukoy nitong Fidia agent na umano'y pinakita sa kanya ng kanyang informante na nagtuturo o tinutukoy nga na itong si BBM at itong si Maricel Soriano umano ay sumisinghot nitong white powder. So, yan po mga kababayan ang kanyang nirereklamo talaga. Pero aminado siya na siya ang pumirma nitong dokumento, pero hindi siya ang lumabas. Na doon sa intelligence unit, kung saan po dapat nandun yan. Okay. Yan po, ganun po yun. Kaya nga, sumulat po ako para papanagutin yung mga taong nasa likod ng pagpapakalat yan at para na rin po maiwasan, maulit yung mga ganyang kahalintulad na ano. Ngayon po, dahil nga ganun yung agrabe, yung nailabas, yung ano na yan, ano. Ngayon, ang ano po ng aking sulat ay magkaroon ng accountability. Yung mga taong nagpabaya dyan sa mga dokumentong yan at doon sa mga tao na dapat ay mayroong tungkulin para ipatupad yung batas o mandato na iniatang sa kanila. Patungkol po dyan, doon sa mga taong nandyan po bilang subject ng operasyon ng PIDEA. Okay. Sir, bago po tayo doon sa letter ninyo sa Kailas at sa Senado at sa Presidente, ano, gusto ko lang pong isa-isa dito mga dokumento na ito. Dito sa cover letter, sir, kasi napansin din po ng netizen ito, kaya pinagdudahan din nila na ito daw ay AI-generated. Dito, for Director IIS, ano pong ibig sabihin ng IIS? Remind me. Investigation? Intelligence Investigation Service po. Okay, intelligence. Okay, that's good. So, subject, reported nefarious activities of Maricel Soriano and Maria and Bongbong Marcos, alias Bonget, March 10, 2012. So, natatandaan niyo po ito, itong memorandum na ito. Opo. Okay. Sabi dito sa cover letter, this has reference to the reported nefarious activities of Maricel Soriano and or alias Maria of Unit 46C. Rizal Tower Building, Rockwell by Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos alias Bonget with unknown address. Number two, a confidential informant personally appeared before this office and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly frequent seen inhaling white powdery substance. So, sir, mapo kayo dito. So, sa mga katuwid, hindi po siya AI. So, ang tanong ko, bago po ba isinulat ang memorandum na ito na nakasaad dito, nakasalaysay, base sa mayroong confidential informant na pumunta sa inyo, ano po ba ang... dalhin niyo po kami doon sa panahon na yon na bago ito tonight, itong memorandum na ito. Ano po ang nangyari bago kayo nag-create nitong memorandum na ito? Ganito po yun, ano? Ang usual na ginagawa namin diyan, ini-interview namin yung ano no, kung sino yung agent on case ano doon sa ano no, sa confidential informant. Sa kaso niyan, sa pagkakatanda ko, ay kinunan ko ito ng ano no, ng deposition of witness. Kaya ako po sa ano no, naningkurado din ako nung panahon na yon gawa ng sa bigat ng mga personalidad na ipinakita sa akin na downloaded the computer printout ng mga litrato. Talagang ano eh, no? Kaya nagpasya ako noon na i-reduce ko siya doon sa sworn statement at kasabay na rin nung
paghamon ko doon mismo sa confidential informant na handa, kung handa ba niyang panumpaan at lagdaan itong ano no, itong kanyang ibibigay ng impormasyon. At yun nga, nangyari, no? Bali, kinunan ko siya ng statement na umabot kami ng gabi nung kinunan ko siya. At yun, matapos dun, ginawa ko yung memo. And kinabukasan nga, no? Nung ano na yun, nung araw na yun, ginawa naman itong pre-ops at saka yung authority to operate para makapagsagawa sana kami ng casing and surveillance. And pati doon sa aking instruction, doon sa confidential informant, for him na makakuha kahit man lang sample o maliit na ano, kung ano man yung makukuha niya na sinasabi niyang powdery substance na ayon sa kanya available doon sa lugar o doon sa area. Kaya yun sana yung mangyayari doon. Kaya yun yung purpose niyang authority to operate at pre-operation report para at least magkaroon ng ano, no, masunod namin yung presumption of regularity in the performance of power ano, no, official duties. Para pagpunta roon, pag-deploy ng tao, nandun sa roon sa loob, meron kaming ano, pinanghahawakan dokumento na lehitimo yung aming trabaho. Okay. So alam niyo mga kababayan po natin, maganda sana pag lumabas din itong informante ano, kasi siya talaga yung pinaka ano eh, siya yung pinaka may hawak ng original na impormasyon kasi bago niya ibinigay dito kay Agent Morales. So siyempre, hindi natin alam kung lalabas ba 'yan o hindi. At aabangan po natin dahil ang sabi nito ng Agent Morales ay nag-respect na nga itong si Senator Bato de la Rosa na April 30 po. So, sa Martes po, magkakaroon sila ng pagdinig sa Senado kung bakit nagkakaroon ng leakages na itong mga dokumento, itong classified documents mula sa PDIA. So, malinaw po ha, mga kababayan po natin, na talagang authenticated po itong documents na pinasinungalingan ng PDIA. Kaya sampal ito, mga kababayan po natin, sa Department ng PDIA, kung bakit nakakalabas ito at bakit nila dinideny at sinasabi nilang EI itong classified documents na hawak po ni Marlica, which is hindi na nila madeny dahil mismo ang PDIA agent na nagperma ang umamin na talagang original na perma niya at hindi po yan gawa-gawa ng EI. So, nung pumunta po yung informante sa inyo, siyempre bilang isang PDIA agent, hindi naman kayo basta-basta nagpapaniwala na, oh, si ganito, si ganyan, nakita ko na walang sapat na ebidensya. Nabanggit nyo kanina pictures. Meron po ba kayong natatandaang mga litrato o video na ipinakita na yung nabanggit na pangalan na artista na si Marcel Soriano at then Senador Marcos Jr.? Meron po bang ipinakita sa inyo ang confidential informant na pictures na naka-attach dito sa mga dokumento ito na supposedly na nakatago sa PDIA, you know, PDIA office? Wala pa po ba sa inyo yung mga litrato at saka yung kopya ng affidavit? Wala pa po. Baka so ganda ng balik tanong nitong PDIA agent, no, na wala pa ba sa iyo ang video at picture? So, pero sa akin lang, personal na opinion, mga kababayan ko natin, palagay ko mayroon na yan si Marlica. So, sa ngayon ay ayaw niya pa sabihin para may hawak na naman siya mga bagong pasabog. Kaya nga, naibalik sa kanya ng tanong ng PDIA. Pero alam ko mayroon na yan, mga kababayan. Parating pa lang. Makaparating pa lang. So, diba? So, ko po. So, parating pa lang daw. Alam ko mayroon na yan. Talagang pinipigil niya lang. Kasi itong interview, matagal niya lang binabanggit eh, na may matinding pasabog siya o mano patungkol sa PDIA agent na nagpirma. So, matagal niya lang sinabi eh. So, tinayming niya talaga. Kasi ang maisog pre-rally, di ba, ano, hinarang. Hinarang o mano at ang may mga pananakot pa na ang sinasabi ay galing sa Malacanang ang nananakot. Itong nagharang, ginamit, tinakot din itong mga LGUs na kapag hindi nila hinarangan itong hakbang ng mga isog pre-rally, iba kamagaya sila sa gobernador ng Davao del Norte, mayor ng Cebu City. So, kaya siguro ginawa nila ng paraan. At timing din eh. Tinayming ni Marlica eh. So, itong araw din, tsaka niyang nilabas.
at hindi nagsalita itong si Pangulong Digong sa nangyaring press conference ng hakbang ng Maisog organizer. Kasi ang inaasahan po natin, mag-a-attend siya, magsasalita siya, at syempre babanatan niya na naman itong si BBM. Pero hindi siya nagsalita. Yun pala, may napaka-importanteng interview kay Marlica. So, meron pong litrato? Meron pong litrato, wala pong video. Kasi ang yung pong litrato na yun, nanggaling po doon sa cellphone ng reporte o ng confidential informant. At doon nga po, kaya isa po doon sa naging motivation ng inyong lingkod para itong trabaho na ito ay idokumento, eh doon pa lang initially na-convince na ako na maaaring ay totoo yung report. Kaya nga doon pa lang sa litrato, no, iba't ibang pagkakataon at iba't ibang okasyon na anak nung makita ko yung litrato, yun pa rin. Pero sa kabilang banda, nung ipakita niya yung litrato, isa-isa ko talagang tinanong yung confidential informant during nung pagkuha ko ng kanyang testimonya. Pina-identify ko kung sino ito, sino ito, sino ito. Meron siyang nakilala, meron siyang hindi kilala, o meron siyang hindi pinangalanan. Katunayan, yung iba ron talagang nilagyan pa niya ng pentel pen yung mga muka para yung kumbaga sa ano, no, iningatan niya yung opo, yung identity. Pero doon sa mga meron siyang mga nakilala, at hindi ko muna i-reveal sa inyo kung sino-sino yung mga personalidad na naandoon. Pero sigurado po kayo sa pagkakatanda ninyo na nandoon sa litratong na nakakita. Alam niyo mga kababayan po natin, ang sinasabi niya na hindi ko pa i-reveal yung mga nandoon. Naku, baka nandoon si Lisa at saka si Tambaloslos, patay tayo dyan. File na i-file ninyo sa PIDEA ang mukha ni Marcel Soriano at ni Bongbong Marcos. Opo. Nandoon. Nandoon. Natatandaan niyo po ba kung mga ilang pictures yun? Mga limang pictures. So, doon po sa mga... Iba't-ibang pagkakataon, iba't-ibang location. Ayon so, sa confidential informant. Ayon sa confidential at saka litrato. Doon po ba sa litrato, kung babalikan natin, nakikita na may mga sumisinghot? More or less 5 yun. So, doon po sa litrato, kasi dito, based dito sa report nito, allegedly, frequently seen inhaling white powdery substance. So doon po sa picture na yon, meron silang sinisinghot na white powdery substance. Wow. Wow. So grabe. So ang pinakamalaking tanong, nasa PIDEA pa kaya yon? Kasi supposedly nandoon pa rin yun eh kasi nung ang ito kaso po na ito, no, itinrato ko, ano lang naman eh, para siyang ordinaryo, no, marami na rin kami nahahawakan na malalaking kaso, no. Pag hindi natutuloy, diyan lang. Andiyan yung ano, nakapile yan diyan sa ano, no, sa investigation division. So, ganoon naman po kami, kahit yung mga case folders na mga ongoing cases at saka yung mga case operational plan na tinatrabaho, no. Ando lang siya. Kumbaga sa andun lang yun. Kaya ako talagang tiwala ako na andun. Kaya nagulat talaga ako nung mapunta sa inyo eh. Mapunta sa inyo. Yun yung isa ron sa ano. Sabi ko, parang may mali talaga. Hindi po pwede. Yung PIDEA agent pang nagulat na nakarating kay Maharlika itong confidential na documents na supposed to be classified at para lamang sa departamento ng PIDEA. So ngayon, ang tinatanong ni Maharlika kung may picture, may video, ang sinasabi nga ng lalaki, meron, ang balik niya kay Maharlika, wala ka pa bang kopya? So palagay ko, drama at gimmick lang ito ni Maharlika na sinasabi niyang wala. Pero I think may hawak ito siya, may hawak ka siyang video na sinasabi niya. At alam po natin na magaling ang laro ni Maharlika. So hindi niya po isang bagsakan lang. So dahan-dahan niya po nilalabas itong mga ebidensya, yung kanyang pag-i-interview, yung mga patunay talaga na ang kanyang sinasabi ay pawang katotohanan. Pati itong mga audio, video na nilalabas niya sa kanyang mga live stream. So, naku po, nakakagulat mga kababayan po natin yung patunay na kung gaano siya kaklose ni Lisa, itong pag-posisend sa kanya ni Lisa ng video messages. So, talagang may patunay po siya, mga kababayan po natin. Kaya dito tayo magkakaalaman sa mangyaring pagdinig sa Senado.
itong request nga nitong PDA agent. Pero sa ngayon, malinaw na ang dokumento na hawak ni Marlica ay authenticated po. Dahil, kagaya ng sinasabi ni Attorney Harry Roque, ang dokumentong ito, mapapatunayan lamang kung ang nagpermang PDA agent ay aaminin niya na siya ang agent na yon, sa kanya perma yon, at siya ang gumawa ng report na yon. Doon lang mapapatunayan na yung papel na hawak ni Marlica ay totoo. So, ito na nga, totoo na. So, ibig sabihin, confirm na po na talagang totoo ang nilabas ni Marlica na sumisinghot umano ng pulboron ang ating Pangulo. So, ang hamon po ng PDA agent ngayon kay Pangulong Marcos para mapasinungalingan itong umano'y pagsama niya sa report o sa target. Dahil hindi naman ang PDA agent yung nakakuha ng totoong impormasyon. May nagbigay lang na confidential informante sa kanya na sinasabi na ito nga si BBM, ito si artista na si Maricel Soriano ay gumagamit itong white substance na posibleng droga nga umano. So, tsaka lang ginawa ng report. So, hindi lang natuloy ang operasyon dahil ayon po sa PDA agent ay may nagharang po sa kanya na taga Malacañang at ginawan pa po siya ng iba't ibang issue. So, ibig sabihin, talagang alam nila na posibleng totoo itong report na naglabas nga patungkol kay Pangulo Marcos. Are frequently using illegal drugs inside unit for the C, na correct nyo na yon, typographical error, ang tamang address ay 46C Rizal Tower Building at Rockwell, Makati. So, dako na po tayo dito sa authority to operate. Again, wala nga control number, na-explain nyo na. So, actually, ito pong nakalagay dito, under 1, 2, type of operation, check appropriate box, surveillance. Ano po, paki-explain po dito sa aming mga ordinaryong Pilipino. Ano po bang ibig sabihin yan sa first part? Surveillance, X, casing, X. Opo, ano po ba? Ganito po yan. Ang ano po, no? Ang pre-ops at yung authority to operate, isa po doon sa mga requirements ng PDEA manual of operation. Hindi ka pwedeng mag-contact ng kahit anong anti-illegal drugs operation. Surveillance, casing surveillance, entrapment operation or bypass operation, no? Service ng warrant or search warrant. Hindi ka po pwede na mag-conduct ng anti-illegal operation kung wala kang pinanghahawakan pre-ops, authority to operate, yung certificate of coordination na galing doon sa NOC or doon sa ARTOC o doon sa Regional Tactical Operation Center. Ngayon, no, kaya kung mapapansin niyo po, paki-post, paki-ano lang po yung pre-ops. May mga X po yung, kung halimbawa, kung ang merong markings na X, yun lang po ang trabaho nyo. Hindi po kayo po pwedeng mag-conduct ng test buy o entrapment o bypass operation o ano pa man. Nakalimit lang po yung trabaho nyo specific doon lang sa surveillance tsaka casing. Kasi importante po yan dahil pagdating po sa korte, hinahanap po yan. Pag wala po yan, nadidismiss agad yung kaso. Kasi yan lang po yung nagpapatunay na talagang legitimo o yung tinatawag na yung presumption of regularity nung inyong ginawa o tinrabaho. Ayun, yan din yung katibayan na bago kami mag-conduct ng halimbawa, mag-apply ng search warrant o mag-serve ng search warrant, tinatanong kasi ng court yan, halimbawa later on, pag nasa trial proper na, kung nag-conduct ba kayo ng surveillance. Paano nyo na-determine na ito yung address? Paano nyo na-determine na ito yung ganito? Diba? O paano nyo na-determine itong ganito, no? So, yan yung mga isa sa mga, kaya kung baga sa step by step o gradually yung ginagawa namin. Slowly but surely. Kung baga, kagaya po ng sinabi ko sa inyo, yung purpose niyan ng pagkakandak ng surveillance at saka casing surveillance, ito yung dala namin yung confidential informant sa area. Dahil may instruction ako na kumuha ng sample ng white powdery substance. In case, halimbawa po, nahuli yung aming confidential informant na mayroong dala na suspected dangerous drugs, ikukulong yun. Pero kung meron kami ipapakita sa mga other law enforcement agency na, tingin mo na pare, may trabaho kami dito, ito yung pre-ops namin, ito yung authority to operate namin, ito yung certificate of coordination namin.
mawawalan nila yung CI namin o yung confidential informant. Kasi pag nakuha niya, nakapkapan niya, upat kami dalang drugs. Diba? Pugo yan, kawawa. So yun yung isa doon sa mga armas namin sa kalsada na pag nagpakawala kami ng aming mga informant, safe siya. Okay. Safe siya. Okay. So yun po yung purpose na. Dito sa case na to, dahil diba hindi ito natuloy, so nagbigay ng sworn statement itong informante, nagkaroon ba ng chance na sabi niyo nga kailangan niyo ng ebidensya, pinabalik niyo doon kung saan nagsisisyon si ang nagre-report niya na si Marcel Soriano at si Marcos Jr. Pinabalik niyo yung confidential informant doon? Dumating po ba kayo sa point na pinapunta niyo siya doon para kumuha ng watery substance sample for chemical testing? Nakakabalik siya doon sa area, no? Pero yung sasabihin natin pinabalik ko po siya, hindi po kasi pinayagan yung operation eh. Kasi okay. kung kasi hindi po kasi po pwede. Kinakailang covered kasi talaga nung ano yun. Covered nung ano, magiging irregular process. Sa part namin. Pero kung, kasi siya naman nakakabalik eh. Nagkaroon pa ng, after niya, nagkaroon pa ng cell. Sabi niya, ganito, ganyan. Meron pa siyang dinideklara eh. Pero wala. Eh, talagang walang magawa dahil hindi nga pinayagan. So yan nga po ano, mga kababayan po natin. Inamin din po ni Agent Morales na kasado na sana itong entrapment, operation, or bypass sana na plano nila laban dito sa kanilang pinangalanang artista at isang politiko. Ngunit ang nangyari po ay hindi pala pinayagan ng matataas na opisyal na nasa Malacanang. I think si Ochoa ata ang tinutukoy ni Agent Morales. Hinarang po ito dahil syempre kilalang personalidad, artista, Marcos. So, hindi po na ituloy, mga kababayan po natin. Pero aminado siya na ang dokumentong ito, ulitin po natin, ay hindi supposed to be mapunta sa kamay ni Maharlika. Pero ang pinagtataka niya at ang gusto niya ngayon paimbestigahan sa Senado ay kung bakit nagkakaroon ng leakages ng mga confidential fund sa departamento ng PDEA. Sino ang nagtatraidor sa opisina ng PDEA at sa administrasyong Marcos para lumabas ang kanyang tunay na sikreto. So yan po yung abangan natin sa Martes, ang mangyaring pagdinig sa Senado patungkol sa isyo ng PDEA at umano'y hamon nitong PDEA agent na dapat magpag-drug test na ang ating Pangulo para magkaalaman at talagang mapatunayan na hindi siya totoong adiktos binidiktos. So yan muna yung ating update, mga kababayan, at kung may komento kayo sa napakatinding pasabog eksklusibong interview ni Maharlika dito kay Agent Morales, comment na po sa ating comment section. Maraming salamat.